Kamusta mga boss? Sa last video ay pinakita ko sa inyo kung ano-ano yung features nitong 4-in-1 digital gauge, kung paano siya iset, at kung compatible ba ito sa Mio's 40. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, ay ilalagay ko yung link sa baba. For this video naman ay share ko sa inyo kung paano convert itong stock or original na gauge ng Mio's 40 into digital gamit itong 4-in-1 digital gauge. Simulan na natin. Una, babaklasin muna natin itong digital gauge. Bali, meron na itong dalawang nut. Tanggalin muna natin. Ayan, so natanggal ko na. Next naman is tanggalin natin itong cover gamit ang flat screwdriver. So tuklapin lang natin siya, tsaga-tsagayin lang natin. So ito yung takip niya. Tanggalin din natin itong cable tie para madali natin mahugot yung mga wires. Tapos angat lang natin dahan-dahan. Sabutin natin pataas. Next naman is tanggalin natin ito. Dalawang Phillips screw lang. So ito yung magnet ng speedometer. Kailangan naman tanggalin natin itong pinaka-board ng digital gauge. Yung kabila nito is natanggal ko na gamit ang gunting. So pinalasa ko na lang siyang tanggalin gamit ang gunting. Ayan, so natanggal ko na. Tapos, tanggalin natin itong socket niya. Sunod naman is tatanggalin din natin itong board na to. May apat lang siya na screw. Ayan, tanggal ko na. Tatay yung board ng speedometer sensor. Next naman is babaklasin natin itong stock or original gauge ng Mio's 40. So luwagan lang natin yung mga clip niya para matanggal itong cover. Pagkatapos, tanggalin din natin itong dalawang screw at mga nut na ito, itong tatlo. Ayan, so natanggal ko na yung mga nut pati yung screw. So tulak lang natin pataas.
para matanggal itong dashboard. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Bali, itong stock na dashboard ng Muse 40 is hindi ko gagamitin kasi kailangan natin butasan or tabasin para malagay yung digital gauge. Bumili na lang ako ng replacement na dashboard. Na nabili ko is pang Mio 1. Lalagay ko na lang yung link sa baba kung saan ko siya nabili. Ayan, makampit naman siya. So ito, kinakailangan butasan ang tatlo para magpit talaga siya. So ito, nabutasan ko na. Ito, napit ko na yung cover ng dashboard. So ito yung gagamitin natin na pang trace dun sa tatabasin natin paglalagyan ng ating digital gauge. So ito, ayan, niligyan ko ng guide gamit ang permanent marker. So ito yung magiging guide natin. Yung ititrace natin sa pagtabas ng dashboard nitong gauge. Magamit lang tayo ng gunting para matrace natin, mabutas natin, matabas natin itong gauge. Ito, natabas ko na, konti na lang. So medyo ano, pwede nating lihain para mas ma-polish. So medyo nilakihan ko pa yung butas para mag-fit itong digital gauge na ilalagay natin. So, testing muna natin. Ayan, so ito yung itsura niya. Try naman natin kapag nakakabit itong cover ng dashboard. So ito yung tsura niya. Adjust lang natin konti para masentro.
try naman natin yung sa fuel gauge. Ayan, nag-blink siya. Tapos magpo-full bar yan. Antayin lang natin. Ayan. So next naman is ilalagay natin itong magnet ng speedometer. Kung mapapansin nyo, hindi siya saktong-sakto yung fit. Yung sukbitan niya, pati yung butas na pinaglalagyan ng screw. So mukhang mamimili tayo kung lalakihan natin yung butas or puputulin natin itong sukbitan niya. So yan mga boss, tinabas ko na lang yung sukbitan niya ng dalawa para mas maayos na mailagay siya pati yung mga screw. So ilalagay ko na yung dalawang screw. Next naman is ilalagay na natin itong sensor ng ating speedometer. Siguro ganito natin siya ilalagay. Ayan. So kailangan din natin tanggalin itong push button niya. Gagawa natin ang modification niyan. So ito, nakabit ko na siya. Nilagyan ko lang siya ng glue stick sa kanitong super glue. Bali, nilagyan ko din itong sa digital gauge natin para hindi siya maalog. Nakabit na natin itong socket niya. Bali, ilulusot na lang natin dito sa butas yung mga wires nitong digital gauge. Ayan, try muna natin i-fit dito sa loob. At lagay natin yung cover. Try natin yung itsura niya kapag ka yan, nakakabit na siya sa gauge. So ito yung itsura niya. Samahan na natin yung sa fuel gauge para makita natin yung natin ang buo. So ayan siya.
next naman mga boss, ayusin na natin yung wiring. So ayusin na natin. Ibuto lang ko siya. Ayan, sa bali, binatasan ko nga pala ito mga boss. Ininit ko lang ito. Pinutas ko dyan. Pinilog ko. Magkaroon siya ng butas para yung apat na wires. Dito natin siya. Kapalabasin. Sabay ganyan siya. Tapos itong blue white dito sa green connect natin siya dito. Itong green ng digital gauge dito sa black wire, ito yung ground. Tapos ito naman black ng digital gauge dito sa brown wire. Ito, lugtang na lang natin ng wire. Tapos secure muna natin ito ng electrical tape. So, yun mga boss, na-tape ko na. Ang red wire, may black na stripe. Sinuntong ako nito ang blue wire. Tapos, yun, tinape ko rin. Dito. Yung dito color white na. Para plug and play na lang siya. Kagitan natin sa Mio's board. Ito na mga boss, nakabit ko na. Tapos nilagyan ko siya ng wire dito. Ito yung blue wire. Nakalug tong itong siya pinadaan. Ito. Dito. Siya. Tapos dito ko siya tinap sa sakit ng pulser. Ito sa white wire na merong blue line. Testing natin.